guys. Magkakating na tayo ng address. Pencil cut. Ilagay na natin siya sa tela. So, unahin muna natin yung likod. Patayin natin siya guys, dun sa may tabi. Kailangan ang tela natin ay nakatayo. Hindi siya pwede pahiga. Pinapin siya dito sa magkagilid-gilid para sigurado natin makalabas ang ating mga ating tinataba. So magpipin tayo guys. Mahaba kasi siya masyado. Siya pwede sa table. Sobrang kasi ng table natin. So dito siya is magpipin at sa baba. So yan guys. Pantayin lang natin ito. Kailangan na nakapintay ng maganda. Yung pattern natin na last time, yung na-upload ko, ito na po yun siya. Ikakat na natin siya sa tela. Yan. So, ang gawin natin guys, ikat lang natin yan siya. Paikot. Kapuha natin yung ating back. Back muna siya mauna. Sundan na natin yung pattern. Siguraduhin natin guys na straight yung tela natin kasi bawal siya magtabingi. Minsan kasi ang tela pagtabingi, ang tendency niyan, yung damit natin ay nag-ano, nag-twist. So aware tayo sa cutting dapat sa cutting. So ipitin lang natin to guys. Maayos. Sigurado na natin lagay ang ilalim guys ha. So, minsan pa rin natin nababantayan. So, sa pagkulo cutting. Kukulangan tayo sa ilalim. Kasi natutupi yung tela. Or, minsan yung tela, hindi nagpantay yung dalawa. Iwasan natin yun. So, yan yung ating box. And then, ang gawin natin guys, i-trace natin yan siya. So, i-trace natin yung dart. Yung buhit guys, importante yan siya likod. Kasi ang buhit, didaan na natin ito ng tahi. So, ang tila natin, naka-open siya guys. Kaya, ang guhit natin dito sa pinakagitna. Bantayan nyo yung wrong side sa tela. May wrong side tayo at saka right side. Dahil, ito yung makinis, ito yung sa right. At saka, yung gaspang, yun yung sa loob. Yun. Guhit din natin ang
doon sa baba, daanan ng tahi. Tapos ito guys, hanggang dito yung zipper natin. Wala doon. 18 inches yan siya. Pero minsan depende din sa tangkad ng ating tatahian. Yung zipper may ano din siya, may ganan. Nakadepend siya guys dito sa dart. Kung ang dart natin dito yung gitnaan, dapat yung zipper natin hindi siya pwedeng tumapat doon kasi masikip siya dito. Sidaw natin siya ng baba. Ang ganyan. Tapos yung tahi natin doon sa kanyang slit, may slit kasi siya guys. Or yung biyak sa ano, likod kasi pencil cut nga siya. So, guhit natin yung tandaan para doon tayo maghanggana ng tahi. Dito yung hanggana natin. Guhit natin siya. Then yung allowance natin dito sa laylayan, kailangan natin siya iguhit. Then ito, ang ating guard. Guhitin natin. Tara natin yung ganda ng kanyang mga point. Ngayon na ang dito. Guys, nating palikat. Wala na tayong ginagawang iba, kundi i-trace na lang yung mga lines. Kasi sa pattern, ginawa na natin siya. I-duplicate na lang natin dito sa tela. Pwede ko pwede na natin. Na ginamit natin guys nung mag-cutting tayo, dapat hindi yung tools na gagamitin natin pag nag-trace para maiwasan natin yung bakpon na nantay. Yan. Yan sa baba. Tapos yung likod, ang front na naman. Lagyan na natin ito dito. Front na naman. Gawin natin. Front. Tapos guys, yung front natin. So, kailangan mong sinula tayo dito sa kanto. Kasi ang dress naman natin nakakatingin, may spare na konti. Pwede natin hatapin. Pero as long pwede tayong makatipid sa hila, hilain natin ito siya. Makatipid tayo. Tapos, tingnan din ninyo kung yung tela, straight yung, mayroon kasing ano guys, yung tela natin. Ang daan niya yung daan ng sinulid, ang hibla ng sinulid dapat hanggang baba, hindi siya magbalagbag. Kasi pag magbabalagbag siya, gamit natin ano din, nagahila sa makagilid-gilid. So, dapat panapantay natin yan siya ng ayos. Tingnan natin. Then, ito, kailangan mapantay natin dito. So, binaliktad natin kanina yung ulo doon papunta. Inabol kasi natin, guys, ito, yung gilid dito, para makatipid tayo sa tela. Pa natin ng maging maayos siya. Sayang kasi guys, dapat tayo naman nagka-cutting, dapat ito tayo mag-tipid na tela para maiwasan natin yung nasu-short. Yung kailangan, tingnan din natin kung walang nasasayang. Dapat tayo
Pasantay tayo dito. Okay, so may gitnaan. Kasi wala siyang cut. Bawal din siyang tomato. Kasi baka mabitin yung ating damit. So, pantay lang lahat sa patay. Siguraduhin na natin na maayos dito. Huwag hila-hila. Ayan. Pinantay na natin siya, guys. Tila kasi flexible, umunat-unat. Iba, hindi siya kagaya ng pattern na hindi siya gumagalaw. Ito talaga natin siya natin. Bago natin siya ilagay ang pin. So, kaya naman natin pinipin ng mas maraming pin. Magkagilid-gilid para kahit marunong siya, guys. Hindi siya makaagpas. Makakuha pa rin natin ng sakit. Ayan, magpipin na natin dito. Pitin natin siya, guys, para hindi siya pasok. I-press ulit natin yung mga lines. Ano rin yung tools na ginamit po natin dito na sukat. Siya rin yung natin mag-uhit. Siya din yung atin gagamitin mag-brace. Gitna pa din. Ating buhit para isahan lang. Isahan lang. Nadalawa na siya, guys. Ayan. Guys, nunig na natin siyang guhit. Kasi yung mga susundan ng sukat dito, nang tupi natin yung mga galing doon sa ibon. Kasi yung harap natin may down na 3/4 yung laylayan niya. Mag-aangat siya dito papunta doon. Pag nagtupi na lang tayo, tsaka natin susukatin. Tapos, itong line ng dart, i-draw yung ulit natin ito. Kaya makuha natin siya. Lagi natin tandaan, hindi huwag natin kalimutan ito, guys. Kung hindi pa kayo masyadong marunong mag-tandyan ng tatahigin natin sa dark, i-drawing natin yung buong tatahigin natin sa water. Pero pag marunong na tayo ng takbo ng machine, kaya na natin ito. Kaya din natin siya i-guhit. Yung ano na lang ang gawin natin. Ipipin lang para hindi siya gumalaw. Thank you.
ayan. Tapos, yung ano natin, dito sa may diigan, kailangan natin lagyan ng gitna kasi meron tayong facing. Ito guys, lalagyan natin. Ang sakete. So, ayan, na-trace na natin yung front and back. Ang pattern natin, ayan na siya guys. So, ako di na natin guys kasi nakakontrol ko naman yun. Yung ano ng machine. Kaya ko na siyang kukontrolin. Sarayos. Okay. Tapos, paggawa tayo ng facing, guys. Pagkatapos, paggawa natin siya ng facing. Yung facing natin, nakabase doon sa pattern. So, bago natin kunin yung guys, ang facing natin, magkuha muna tayo ng sleeve. Para hindi sayang dito sa ating position. Kaya ano yung pagkakasyahan na una, yun muna ang kunin natin. So, ito na yung battery natin. Tingnan natin kung kasya ito dito. Sa buluhang landa. Tingnan pa rin natin, guys. Yung tuwit tayo na ang ating tela. Kung sakto pa rin. Bago tayo mag-cut. Sayang kasi siya itatong. Ito siya po siya. Gawa tayo ng bali apat po lahat. Kasi yung facing sleeve natin, diretso facing na yan. Saka yung dalawa. Magiging dalawa siya. Kada isang side ng sleeve. So maging apat siya. Marunong tayo magtitip. Yan. Yung mga pang mga maliliit na ganito, ang ating ilagay natin sa spear, mga litaso, kasi sayang. Sayang siya. Magamit pa naman natin. Then, meron tayong walang tayo dito. Doon sa back natin, yung pattern. Meron siyang slit. Ito. Ayan. Kailangan natin tumukat ang pinan ng ganito. Tapos, ang gagawin natin guys, dahil ganyan lang ang tapad niya. 1.5. Magiging, ita times to natin yung 1.5. Tapos, mag-a-add tayo ng allowance para sa tahi. So, ang kakating natin ay 4. No? 1.5 times 2 plus 1.5 na allowance. So, bago natin siya gawin, ay straighten muna natin siya para tatakipin natin ang tatakip doon sa ano, sa slip. Tingnan lang natin yung ano guys, yung sakto na straight ng tibla, ng tela. So, kunin natin yung 3.5 dito. Skirt. Then, ito guys, ang haba nito. Mag-add lang tayo ng 1.5 para i-reach mo sa dito. Mag-add pa tayo ng 1.5 dito. So, ilan ito?
kung ito ay 7.5, kuha tayo ng 8.5. Ay, 7.75, kuha tayo ng 8.75. Takip natin. Takipin na natin siya. Dito yun siya guys. Oh. Then, yung kulang sa sleeve natin, magpagdam natin dito. Kulang pa ng isa. Maganda magkuha. Sayang kasi guys yung tila, kaya inamin natin ako na malukunin yung pagkakasya nung litaso. Bago tayo magkuha ng iba. Kahit magkaroon tayo ng spare, at least nakuha na natin yung kailangan natin. Okay na yan siya. Yan lang guys, ang apat. 1, 2, 3, 4. So, apat na yan siya. Then, kukuha tayo ng pacing, guys. Yung pacing. Ayan. Kukuha tayo ng pang front. At saka pang back. Yung front natin, guys. Yung ano yung pagkakukuha natin ng katela. Walang liak. Bakit wala din siya liak? Ganyan natin. Kailangan natin yung hibla din ulit papantay. Sigurado natin ang hibla siya. Sa dingit. Ayayin pa natin. Ito lang guys, marunong tayo mag-ano ng tela. Ito lang ang kailangan natin. Pacing. So may haba tayo guys dito na 4.5. So 4.5 guys yung pacing na pacing natin. Tapos, pagdating dito, magpo-pour lang tayo. So, ang ganyan siya, guys. Ika-cut natin siya na hanggang dyan. Tapos, hanggang dito. 4.5. 4.5, guys. Bago yun natin gupitin yung kabila, mauna muna dito. Kailangan naka-shape siya dito sa sleeve ng damit. Requirements natin na nila ng 42. Dapat masundo natin yun sa 4.5. Tapos, ang gawin natin guys, paganyan lang tayo. Huwag nyo siyang biglaing pa gano'n. Kasi mas maganda may design. Gagano nyo siya. Guys, so nakukuha na tayo ng front. Lagi natin isipin yung may pikete lagi yung blade para doon tayo sa gitnaan. Lagi nakashoot. Tapos, i-end natin siya guys. Duplicate. Ang duplicate natin siya. Ito na po. Natapos na. Yung ating back.
kukuha din tayo ng facing, guys. Pwede doon sa back. So, ito yung natin ang litas ng gift natin. Kasi marami pa akong kakatingin, guys, dyan. So, dapat marunong tayo. So, ilagyan ulit natin para sa back. Tingnan natin. Ito kung kasya na siya. Ito yung back natin. Ang back naman, guys, ay nilumukas. So, nandito lang siya, guys. Tupuin natin ito pa ganyan. Natin ay biak siya, guys. Hanggang dito lang. Kasi kung sisipar tayo ito sa dito banda, so ipit na natin ito sa ilalim. Hindi siya pwede makapal. Kaya hanggang dito lang siya dapat sa line. Hatiin na kaagad natin para sigurado makapantay tayo. Minsan kasi nagtutulak siya pag hindi. Ayan. Dahil may hati naman dito, yun yung kailangan natin. Yung hati. Yung kailangan natin siya, guys, dito. Nakamshot tayo sa butas. Get natin siya. So, same lang doon, guys, sa front yung pagkuha ng lapa tsaka haba. Gamit pa rin tayo ng 4 tsaka dito pa rin para pareha siya doon. So, same pa din, guys, tingnan natin ito, nagipitin natin para makashape siya dyan. Ayan. Then ito na, i-apply na ulit natin yung 4 dito. Pwede tayong gumamit nito. Para may design ng dito. Ayan. So, ganyan. Ayan, isa sobrang straight lang. Ayan, guys. So, ayan na. Ito siya, guys, sa pwestuhan niya kung saan siya makakapaloob. Ito yung back. Guys, nakapwesto. Ito. Ibalik na guys. Ito. I-trace din natin ang gitnaan, guys. Para alam natin na may baliktad yan. Ayan. Tapos ito, guys. Dito na shoot niyan. Dito. Ito yung pwestuhan niya, guys. Dito. Ayan. Ayan. Ito, para dyan. Itong back natin. Ito yung front natin. Ito, guys, yung front. Dito natin, yan, nakalagay. Dapat din yan yung maging itsura niya. Makadikit siya dyan. Then, kuha lang tayo, guys, na bias yung sa baba kasi nung damit na tatahayin natin, guys. May bias siya dito sa baba kasi cup sleeve lang siya. Saka half lang po siya sa ating armhole. So, kailangan natin mag-provide ng bias para doon. Kuha na lang tayo dito ng ganito palagi. Guys, kailangan natin magsukat ng
sibuyas. Ilagay natin. So, thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.